nais namin itong i-share sa inyo kung gaano siya kaganda, no? Kung gaano dito papapaunlad ang buhay natin. At kasama natin, magiging speaker natin ngayon, ay one of the top earners ng isang MLM. Hindi ko napapanggitin ang kanyang pinabibilangan. Pero isa siya sa mga magpapaliwanag ng napaka-inam at napakaganda sa atin. Kung paano talaga tayo magtutulong-tulong para lahat tayo ay umunlad. Kaya minsan pa, ang ating speaker for today, ang top earner ng, and also a top earner of IE. Yes, power. Power. Yes. Power talaga to. Kaya let's all welcome Brother George. Thank you po sa ating host, Master Sir Vizel, kung maraming po siya. At anyway, bago po ako ay magtuloy sa aking kunting discussion po sa inyo, I will encourage po sa mga nakikinig, sa mga nanonood ngayon, sa video na ito na just to put your ears dito po sa akin kung papaliwanag. In just 10 minutes or 15 minutes more lang, parang po makita ko natin ang isang napakagandang opportunity na I believe and firmly believe na ito ay binasbasan ng Panginoon upang sa ganitong paraan ng industriya ay mabago ang buhay mo natin, higit pa doon sa inaasahan natin. So first and foremost, ako po si Brother George, known as Guapo and Cute. Ang pupunta po dyan ay pangit at hindi yayaman. Now, tuloy mo tayo sa ating po discussion. According po sinabi po ng ating host kanina, si Marin Vizel, na akala ho natin ang MLM ay isa pong scam. Pero first and foremost, gusto ko pong bitawan sa inyo ang isang salitang ito na kung mayroon pong isa sa pinakamagandang industriya pagdating sa paraan ng kitaan, yan po yung MLM. Why? Sapagkat napatunayan ko, pamagitan po ng part-time na pagtatrabaho through MLM, ay nakamtan ko ang pangarap ko. So babanggitin ko sa inyo yung aking pong kampanya na pinanggalingan. So just for information lang sa inyo, na sa MLM, pwedeng baguhin ang buhay mo kapag sineryuso mo, kapag ginawa mo. In just four years part-time, first by tapasigur, may knowledge ho kayo, 1 year, nakabili po ako ng sasakyan, second hand. Pero cash po yan. Of course, dahil meron kong pira na pambili, kaya nabili ko siya. Then, bakit nabili? Kasi po yung kumikita ako at least. Weekly, kumikita ako po dito. Umabot po ako ng 35,000 yung aking pong kinikita. Then, dahil kumikita nga po ako, nakapag-ipon po ako, bumili po ako ng pangalawang sasakyan. Para lang sabihin ko sa inyo, dalawang bahay, dalawang sasakyan, brand new pong isang. Ang ginawa po ni Brother Jimmy ho dito, pinaliit, ginawa mo parang pagong. Pero actually, ganito pong itsura niyan, ganyan. Tingnan ho ninyo. Ay, napakaganda ho yan. Sa tingin ho ninyo, hindi ako maging gwapo dito. Ako nakasakal. Sigurado yun. Tingnan po ninyo ha. Pero ang tanong, ano ba ang aking ipapikita sa inyo na negosyo? Ano ba itong aking mong kinababaliwan ngayon? And I'm for sure, mababaliw ka rin dito. Makinig mo kayo. Bakit ka mo? Itong Intensity 8, worldwide po ito. Ito ang negosyo na ito ay hindi po lamang lokal, hindi po lamang national, ito ay global. Ibig sabihin, sa maliit na puhunan, pwede kang kumita ng malaki, pwede magbagong buhay mo. Why? Tinanong niyo kung nangyari. Nag-join po ako sa halaga pong 3,000. Upon joining, kumita po ako ng magkano? 700. Maliit. Pero ito nangyari. After 1 week, paanong hindi ako gigil na gigil dito? Yung adrenaline ko, lumilipad-lipad eh, sa isip, sa utak ko. Bakit ka mo? In just 1 week, kapatid. In just 1 week, magkano kinita ko? Magkano? 7,610! Ito na ngayon, alam ho ninyo, naranasan ko na matulog na dilat ang mata. Pag ikaw ngayon sa gabing ito, napanood mo ang video na ito, at nakakatulog ka, napikit ang mata mo, hindi mo naintindihan. Uulitin mo lang para maintindihan mo, at nang makatulog ka, nadilat ang mata din. Bakit ka mo? Kasi itong sabi po ng Biblia. Ang sabi po ng Proverbs chapter 6 verse 5, pray yourself like a gazelle from the hand of the hunter. Kapatid, anumang kahirapan ng buhay mo na nakagapo sa'yo. Ang sabi po ng Biblia, ang usaman, ang hayop man, kapag nahuli siya ng mga ngasok, anong ginagawa niya? Nagpupumiglas na makawala. Ngayon, kung anong hirap ng buhay mo, I believe, kung paniwalaan mo, ang kumpanya na pinaniwalaan ko, pwedeng baguhin ang buhay mo. 100%. Why?
Sapagkat after 1 week, nakita ko, 2 weeks result, magkano ang aking kong income? In 2 weeks times, ang naging resulta ko po is 35,000. 35,780! Naintindihan niyo yan? Bakit kamo? Gilagil ko nito? In 4 years sa akin kong part-time, sa dating kumpanya hanggang ngayon, tumatakbo kong network ko. Dito, in 2 weeks times, believe me or not, X Factor. Magic, ano ba tawa doon? Ano pang mga palabas sa television? Maniwala ko kayo. Ito na ang figure ngayon. At maniwala ko kayo ngayon, ito pakita ko sa inyo. In 18 days po ito, 18 days. 2 weeks po yan, 18 days. Tingnan mo, kita niyo. Magkano po yan? 45,000. 45,500. Kapatid, anong negosyo ang pwedeng ibigay sa'yo ganitong kalaking kitaan sa ganong kaiksing panahon, sa ganong kaliit na kukunan? Sa IA, paniwalaan mo lang, gawin mo lang, sundan mo lang kung anong programa inihanda na para sa'yo. Dahil kung anong nangyari sa akin at mangyayari sa amin, paniwalaan mo lang. Yes! Now, tinan mo ha. Ang tanong, paano sumali dito at paano kumita? Yun lang ang tanong. So, simple lang, paliwanag ko sa inyo. Napaka-easy lang ang ating paliwanagan mo dito. Tinan mo ha. Sa bawat account, para ka makasali, ang kailangan lang 1,000 piso. 1,000 piso. Now, itong dapat yung maitanong sa akin. Bakit ako nandito sa IA samantalang kumikita din pala ako sa dati kong company? And yet, marami pong masakyan. Pero alam nyo, nang makita ko ang IA, nang makita ko, sabi ko, 1 year from now, ibibigay ko yung bagong posisyo. Gusto mo? Okay. Gusto mo? Ibibigay ko sa anak ko. Sa anak ko, ibibigay ko yun. 1 year from now, ibibigay ko to. Ibibigay ko lang yung posisyo na yun. Bakit ka mo? Kasi dito, ang pangarap, abot kamay, ano ka, baka mo, tira mo ha, 1,000 ang puhunan mo, pag ibinigay mo, ang kumpanya, magbibigay automatically sa iyo ng welcome reward. Magkano? 300. Now, ito tanong, anong negosyo na sa puhunan at halagang 1,000, apan doon sa joining mo o pagsali mo, kikita agad ng 300, kapatid? Saan? At sino naman ang tao ngayon na walang 1,000? Kung wala kang 1,000, magpakamatay ka na. Bakit walang 1,000 eh? Pero kung ang tao mayroong 1,000, pinagpakitaan mo ng isang opportunity na pwedeng mabago ang kanyang buhay at hindi niya pinaniwalaan, something wrong with you. Bakit nga mo? Bakit hindi mo hayaan ang 1,000 mo kumita higit sa inaasahan mo? Ang IA, ang programa ng IA, ay inidang para sa mo. O, palang kapulitan, para ka nato ko. Seven account na natin yung discussion. Seven account. Yung seven account, halagang 1,000, that is 7,000 din. So sabi ng company, account payment automatically, meron kang 300. Kaya sa seven accounts ka, meron kang 7,300. So upon joining, meron kang 7,700. Ano ang mangyari? 300. Meron po kayong income agad. Magkano? 2,100. Ang sabi ng kumpanya, kapag ikaw ay nakapag-refer, nakapagpasali, o nakapagbinta ng packages, meron kasi mga packages tayo eh, meron ka din commission. Ang tao doon, direct referral, 100. Ikaw pa lang, wala ka pang pinasali, kapatid. Ang puhunan mo magkano? 7,000, multiple na ho yan. Pwedeng sumali sa halagang 1,000. Pero kung gusto mo ng negosyo at gusto mo seryoso ng negosyo, mag-negosyo ka, simulan mo ng tama para magkaroon agad ng malaking resulta, magandang resulta. So, 7 accounts. Ano ang mangyari ito? Dahil meron kang 6 na under ng pangalan mo na ikaw pa rin mismo, another 100, that is 600. Additional po doon sa iyo kung 2,100, magkano na po yun? Ang kagandahan pa po nito, doon sa mga pinasali mo, meron ka pa rin 10-10, pero huwag mong ismulin yun. Kapag inaral mo ang negosyo, itong sinasabi ko nga sa'yo, magpupumiklas talaga ang utak mo, kaalis sa isip mo dyan. Bakit ka mo, yung ugat mo talagang glinty, ano yan? Kasi ganda lang talaga ng programa. Believe me, pag ito pinasok mo at naintindihan mo, itong sinabi ko kagabi sa akin kausap, matutulog ka
nadilat ang mata. At kung nakakatulog ka na nakapikit ang mata, hindi mo naintindihan ang sinasabi ko dito. Ulitin mo lang hanggang makatulog ka, nadilat ang mata na parang isda. Okay ba? Okay. Power. Power. So, doon sa under ng ano mo, sa second level mo, after 15th level, may 10. Uulanin ka at babahan ka ng 10. Maintindihan mo ito kapag sistema ka na at naintindihan mo ang sistema. Pero dito, dahil pito lang yan, meron kang apat na 10-10, 8 pa lang yan. Eto, tinan mo ha, upon joining pa lang, mayroon na agad na balik sa'yo. Ah, magkano balik sa'yo? 7,000 ang binitawan mo, total na income agad, that is 3,740. Kapatid, ma'am, anong negosyo ang alam mo na namuhunan ka talagang 7,000, pwedeng bumalik sa'yo higit sa kalahati doon sa negosyo mo? Ako po'y negosyante. Ako po'y open-minded kasi ako po'y business-minded. Kung ikaw po'y business-minded, naghihirap at naghihirap ka na naman, marami ka ng hirap at marahil, marami ka ng 7,000 na dumaan at umalis sa bulsa mo. Subukan mo dito ulit. At nagpapatunayan mo. Bakit? Kasi may kasabihan, try and try until you die. Bakit antayin mo mamatay ka? Tama. Hindi muna. Try and try until you succeed. Bago ka mamatay. Minsan lang po, tayo mabuhay sa mundo ito. Kung mabuhay ka ng masarap, sarapan na. Kung may pagkakataon na mabuhay ka ng masarap, piliin mo yun. Sabi nila, mahirap daw maging mayaman. Pero ang tanong, mahirap, hindi ba mahirap maging mahirap? Kung pareho hirap ang pinag-uusapan, kapatid, piliin mo nang maghirap ng payaman ka. Dahil pag mayaman ka na, hindi ka na mahirap. Yes. Pero pag mahirap ka, mahirap talaga maging mahirap. Hindi ako gigil yan, hindi ako galit yan. Nagpapaliwanag na ako dito sa negosyo na nakita ko. Talagang gusto ko ito. Alam mo kung bakit? Kasi napakarami ho ang nadidilman at hindi nila nauunawaan kung anong ganda ng programa ng IT na ito. Tuloy po natin, tinan po ninyo, 3,740. Ito ang nakakabaliw, sa lahat ng nakakabaliw, nabubuang dito ang sumasali. Alam mo kung bakit? Kasi ito lang ang kumpanya na nagbibigay po ng daily profit reward. Daily profit reward. Ibig sabihin, araw-araw tatanggap ka ng blessing mula sa kumpanya. Yung kanyang kinikita, dinidistribute niya equally sa lahat ng mga dealers. Magkano ho ang gagawin po ng kumpanya? Ipifix po niya ng 1,500 ang bawat account mo. Ang account mo magkano? Ang isang account mo is 1,000. Gagawin niya 1,500. Kung hindi mo ito naiintindihan, pilitin mong unawain. Bakit ka mo? Saan ka nakakita ng isang negosyo na ang 1,000 mong puhunan, gagawin niya automatically ng 1,500. Pero take note, hindi po once yan. Mabubuo sa matifix po yun in just 1 month hanggang 3 months. Depende po sa bato ng kumpanya ng profit reward. Pero ibig sabihin, yung 1,000 mo ay magiging 1,500. Diba? Maganda o napakaganda? Napakaganda! Sino maganda? Sobrang maganda. Sino maganda? Asawa ko! Asawa ko! Maganda o! Hindi naman ito, hindi maganda ito! Ay, iwan ko! Magpakamatay ka kung paano siya! Tama! Wapo, Tisoy! Yes! Tayo! Tayo! Magandang lalaki tayo! Pero hakin mo ha? Bakit ka mo ha? Magkano yan? Magkano? 7,000 mo, itayos mo ng 1,500! Kahit hindi ka magaling dito sa tinatawag na algebra at trigonometry, maintindihan mo. Pito na 1,500, that is 10,500. Madam, plus yung kanina na upon payment mo pa lamang, magkano yun? 3,740 plus ng 10,500, that is 14,200. Kailangan pa ba dito ang algebra? Square root, i-apply mo pa ba dito? Hindi na kailangan. Dahil kung intindihin mo, maunawaan mo. Say? Tama. Maganda o makaganda? Sobrang ganda. Itong matindi. Itong matindi. Ang tanong, pagkano bang pwedeng kitain mo nito ng saving account mo? Ito ang lupit. Alam mo, sa loob ng isang araw, maximum income, pwede kang kumita 19,200 a day. Wow! Pwede pang kape-kape. Subukan mo lang, dalawang buwan hindi ka makakatulog.
pinangkati mo ba naman ang 19,200? Pero itong malupit, itong malupit, itong malupit. Ang iyong linggo na pwedeng kitain po, kapatid, kapatid, tingnan mo ito, 137,200 a week. Pwede ka lang umuwi ng Pilipinas. Yes. Pero huwag ka muna umuwi ng Pilipinas kung nasaan ka ngayon na riyan. Maghanap buhay ka muna, isabay mo ito, gawin mo ito, at kung nagresulta ka, umuwi ka. Yes! I-enjoy mong buhay mo dahil ang buhay ay maiksik lang. Maiksik lang ang buhay pa, hindi tayo mag-enjoy. Sabi po nila, masama daw ho ang maging mayaman. Masama ang maging mayaman kung kinuha mo sa kasamaan ng iyong mga biyaya. Pero tandaan mo natin, sabi po nila, mas ano daw, hindi daw madala ang yaman sa langit. Pero ang tanong, bakit ang kahirapan ba madala ba sa langit? Hindi. Ang kayaman naman madali sa impyerno? Hindi din pareho. Pero kung nabubuhay ka dito ngayon, mabuhay ka ng mayaman, bakit ka mo? Kasi magtatapos din naman ang buhay mo. Inaalok po ng opportunity ng IA sa akin ang baguhan ng buhay. Now, di ba? Ito kagandahan po nito. Ang magiging monthly mo magkano daw? 588,000, kapatid. 588,000 kung ikaw ay nagmamonthly. Kung nagmamonthly ka dito, anong gagawin mo sa 800,000 mo? Ano ang pwedeng gawin nito sa buhay mo ng 580,000 mo a month? Kapatid, tinitiyak ko sa'yo. Pag ito nangyari sa'yo at naging maramot ka pa rin, maramot ka talaga. Ano ang pwedeng gawin sa'yo? Mahigit ka lahating milyon. Hindi ba pwedeng baguhin ang buhay mo ito? Ganito paganda ang sistema ng kumpanya na ito. Hindi pa tayo tapos dyan. Hindi pa tayo tapos dyan. Ito ang matindi nito. Kasi, ang sabi ng kumpanya, tayo po ay nasa eluding center, eluding, ano tayo? Ang tawag nyo? Eluding system po tayo. So, ngayon, ang sabi, ang kasama po dun sa packets mo, per account na 1,000, mayroon pong ibibigay sa'yo na 300 activation retailer code. Familiar po ba kayo? Ito po ay ginagamit sa eluding. Ito ang isang retailer activation code dito, nagkakahalaga po ito ng 200. Kung sa bawat account mo ay mayroon pang 30, magkano po yun? Itatayos mo ng 200, that is 6,000. Kung 7 account ang ginuha mo, itatayos mo ng 7, that is 220. Itatayos mo ng 200, that is 42,000. Ipa-plus mo sa 14,000 na magkano? 240? Kapatid sa Panginoon, mga kapatid, mga kababayan, saan? Ano na ang nangyari sa iyong puhunan? Di ba lusaw na sa kumparan kung figure na makikita natin dito? Kaya napakaganda. Hindi lang napakaganda. Napakaganda nito. Kasi ganoon lang sistema niya. Ang kagandahan pa po nito, bukod po doon, yung mga retailer activation nito, kapag ito'y naibinta, at nag-load din po sila, ginamit po nila, 2% po noon, 2% ng kanilang mga load, aakit po sa account po ninyo. At ni addition pa, mayroon po kayong tinatawag po na 25% personal na load sa inyo pong load wallet. Kung ikaw ay magpapa-load ng 100, ang babayaran mo lamang is 75 pesos. Kasi discounted ka ng tinatawag na 25%. And all tangible products, mayroon po kayong discount na 10% to 30%. Ito ang dahilan kung bakit ngayon sinseryoso kong negosyo na ito. Unawain mo kapatid, pakinggan mo, tayo po'y kumpleto sa mga videos, sa mga tools upang tayo ay matuto at magawa ng tama at mabilis at productively ang negosyo po natin. Aralin mo natin. Tapos na ho ako, gusto ko pong i-end ang kwento, I mean ang akin pong paliwanag sa maiksing kwento. Itong kwento ho natin. Ito pong kwento ko sa inyo. Ito, makinig ko kayo. Mayroon pong mag-ama. Ang trabaho po nila ay magsakasakalap sila. Ang kanila pong bayan ay medyo malayo sa kanilang sakahan. Sila po'y pumunta sa sakahan po nila at nang hapon na sila po'y umuwi. Mayroon silang ilang bayan na dadaanan. Tatlong bayan ang dadaanan. Matapos po ang maghapon, ang ama ng bata pagod. Tatlo sila ang uwi sa bayan po nila. Sino? Yung ama, at yung bata, at yung kalabaw. Ang kalabaw ay pagod. Ang tatay ay pagod. Pero alam po ninyo, ang ginawa ng tatay, yung anak
ay pinasakay niya doon sa kalabaw. Nang dumaan sila sa unang bayan, ang sabi ng mga tao sa bayan na yon, napakawalang iya naman ng batang ito. Ang ama niya, pagod na sa maghapon, sa pag-aararo, sa pagsasaka, ito pa siyang nakasakay sa kalabaw. Pero alam ko ninyo, ito yon, unang aral, ang magulang, walang magulang na hindi nagmamahal sa kanyang anak. Kahit na anong pagod, kahit na anong sakripisyo, ang gusto niya pa rin na mangyari sa kanyang anak ay mailagay sa isang magandang sitwasyon. Kaya kahit na dapat na siyang nagpapahinga, siya pa rin ito ngayon ang naglalakad. Ang anak niya ang nakasakay sa kalabaw. Narinig nila ang usap-usapan ng mga tao sa bayan na kailang unang dinaanan. Kaya ang ginawa ng mag-ama ito, nagpalit. Ang ama ngayon ang sumakay sa kalabaw, ang anak ngayon ang naghilahila sa kalabaw. Ngunit sinang dumaan sa pangalawang bayan, ang sabi ng mga tao, tingnan mo itong ama na ito. Sabi niya ganun, napakasamang ama. Siya nakasakay sa kalabaw. Yung anak, ang pinaglakad at pinaghila ng kalabaw. So anong ginawa po nila? Nang sumunod na bayan, ang ginawa po mga kababayan, ng mag-ama na ito, ang kalabaw, pinasan po nila. Pinasan nila. Hindi nila tiglakad ng kalabaw, sila lalakad, pasan-pasan nila ang kalabaw. Pero nang dumaan sila sa pansasunod na bayan, bago yung final destination nila, anong sabi ng mga tao? Ang ingot-ingot na mag-ama. May kalabaw naman. Bakit hindi sakyan? Silang nagbubuhat sa kalabaw nila kung di ba nang ingot. Listen, alam niyo ganito yun. Kaya anuman ang gawin mo, kapatid, kimasama, kimabuti, ang tao may sasabihin sa'yo. Bakit? Because you cannot please everybody. Yun ang katotohanan. Pero, kung alam mong tama at alam mong mabuti ang iyong gagawin, pakinggan mo ang buti mo at huwag mong pakinggan ang tao. Dahil, kung ikaw ang nakakita at ikaw ang nakarinig, gawin mo ito. At the end din naman, ikaw ang magawa nito sa pamilya mo. Tingnan mo, anong nangyari? Dahil po, ganun ang pinakinggan nila, nagpatuloy sila sa paglakad, papunta sa destination po nila. Nang makakita sila bago pang final destination ng bayan nila, alam nyo, ang ginawa ng mag-ama, tinapon po yung kalabaw sa butas. Dinilad, pinauwi ang kalabaw, tinapon sa butas. At yung mga tao, ang ginawa ho nila, kumuha po ng bato, kumuha ng mga buhangin, pilit ho nilang tabunan po ang kalabaw. Tinapunan nila ang kalabaw. Pero alam yung ginawa ng kalabaw? Bawat tapon ng bato, bawat hagis ng lupa, ng mga buhangin, ang ginawa po ng kalabaw, angat. Ang ginawa po ng kalabaw, pagpag. Tapon ng buhangin, pagpag. Tapon ng bato, pagpag. Tapon ng lupa, pagpag. Alam nyo, hindi na malayan. Ang kalabaw sa paghagis ng mga tao ng lupa, buhangin, bato, nakaangat ang kalabaw, naging malaya ang kalabaw. So anong aral po dito? Tao, yung taong kakausapin mo, sa IT, hindi lahat maniniwala. Someone will join, someone will not. So what? Next. Kasi nakita mo ito, alam mo ito. Anumang rejection, itapon sa'yo, mga pandududa, sabihin nila scam, hindi yan totoo. Tuloy ka lang, gamitin mo ito bilang tungtungan para makalaya ka. Sasabihin ko sa'yo, mag-desisyon ka, kung sasali ka mag-desisyon, bukas, huwag mong ipagpabukas. Gawin mo na ngayon. Lalong huwag mong itanong sa lulo ng lulo mo, sapagkat wala siyang alam dito sa IT na ito. Alam mo ito at nakita mo dito, gawin mo ito. Magsama-sama tayo sa tulong at biyaya ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, with God, all things are possible. Maraming salamat po sa inyo. And God bless po sa inyo.